Hello everyone, I'm Dan and welcome to DC Graphics. I have you. Ngayon po ipapakita namin sa inyo kung paano install yung aming innovation na applicator para sa inyong mga laminator. So ito yung design po na ginawa namin is bago na, hindi gaya dati. So ang ginawa namin ngayon is yung universal na siya. So pabor yun sa amin and pabor din yun sa inyo kasi dati nung naglabas ako ng video sa YouTube, ang dami nag-inquire at ang dami talagang gusto mag-avail. Ang kaso mo, pag hinihinga ko sila ng picture ng laminator nila, yung laminator nila is iba yung design. So wala kami pag wala tayong pagkakabitan. Kasi yung ginawa namin dati is parang naka ano siya sa isang specific na model ng laminator. So hindi siya po pwedeng gamitin sa iba. So yun ang naging problema namin noong una kaya hindi namin nailabas. And then ngayon nag-came up kami sa idea na gawing universal. So ayun nga, nag-design kami ng bago and then mga testing and series of revisions. So ayun, ilalabas na namin to. So ito yung step by step na tutorial kung paano siya i-install. So medyo mahirap nga lang siya ko. Hindi naman mahirap, medyo tricky siya ikabit compared dun sa ano kasi may drilling tayong gagawin. So para mas nyo, sundan nyo na lang yung video pati yung tools na kailangan natin is babanggitin natin. Simulan na natin. So nandito na yung ating bagong laminator. So this will be our demo unit para meron kaming may papakita kung merong mag-request ng demo. So, meron kaming gagamitin demo unit bago to. Ito ay Coffeecom pero parang ano siya, nirebrand lang siya. So parehas lang siya ng ano ng Yasen. So ang kasama sa package natin na applicator kit is mandrel. Itong mandrel na to is 304 SUS or stainless steel. 1.5mm yung thickness niya. Ayan ang kapal. Matibay na matibay yan. Hindi kinakalawang. Hindi rin siya namamagnet. Kaya high grade stainless steel. Syempre yung ating dalawang support. Left and right. Ayan. For yung stand. 3-inch hub, dalawa, 2-inch hub, at syempre yung 1-inch hub para sa smooth film. So ito sa mga 2-inch hub ng sticker, ito sa smooth film, and ito yung sa mga sa ABBA tape, at sa mga 3-inch core, paper core ng mga sticker. So ano pang kasama sa kit, syempre meron tayong drilling guide or drilling template. So yung gawa natin ngayon is universal na. Pwede siya sa kahit anong model ng laminator. Basta ganito yung build. Ano? Yung flat dito sa magkabilang gilid. So halos magkakapares naman yung mga ganyan. Yung Quaff, Yasen, and this one, yung Oficom. Halos same lang sila. Nagkakaiba lang sila. Kasi yung mounting ng ano na ginawa namin dati hindi uubra sa ibang model ng laminator. So ang ginawa namin, minabuti namin na gawin na lang universal. So itabi muna natin ito. And kailangan natin i-open yung ating laminator para makapaglagay tayo ng mounting hole. So tabi muna natin yan. And kailangan natin ng Phillips screwdriver. So pwedeng ganito or pwedeng manual. Depende sa inyo. So ito ay Xiaomi yan, cordless screwdriver. So ilalagay ko yung link sa description just in case na gusto nyo ring mag-order. So ang gagawin natin is tanggalin muna natin itong dalawang screw dito sa kanyang panel. So kung medyo nahihirapan kayo sa ganito, pwede siguro kayong magpatulong sa medyo may experience sa pagbabaklas ng machine. Pero madali lang naman ito eh. Ingatan nyo lang naman yung mga
connection ng cables. So, andun natin yung apat na screw. So, yung mga screw pala itabi nyo para huwag mawala. Kasi baka sumobra yan mamaya. Kulkulangin. Ganyan lang kasi pag nagkakalas tayo ng mga ano, yung mga tornilyo eh. Pagbalik natin, pag hindi sobra, kulang. So, ito yung loob ng ating Oficom na laminator. So, same siya ng Yasen. So, ito ingatan nyo lang na magbunot-bunot or lumuwag. O ito maputol. Kung ito luluwag, madali na kasi may header siya or may connector. So, pwede nyo naman isok-sok ulit. Ito kasi mga ito, naka-solder. Once na maputol nyo yan, kung maghahanap pa kayo, kung wala kayong soldering iron, maghahanap pa kayo para ihinal nyo yan. Excuse me. And then, set aside muna pala natin ito kasi hindi ito yung ating ito yung kailangan nating butasan, yung kanyang housing, yung casing niya. So, itabi muna natin ito. Yan. And ikot natin pa ganyan. So ayan. Dito natin gagamitin yung ating drill guide or drilling template. So ang kailangan pala natin ay kailangan din pala natin ng 4mm na drill bit pang bakal or yung HSS bit or yung high speed steel na bit. So yung pang bakal. So, syempre, maghanap ulit kayo ng mahihiraman. Kung wala kayo ganito sa bahay, maghanap kayo ng mahiraman ng barena, at lubos-lubosin nyo na yung paghiram, humiram na din kayo ng 4mm na drill bit. So, ayun. Kailangan nyo talaga kasi universal na yung kit natin eh. Wala na tayo ibang pagkakapitan. Kung tulad nito, wala siyang mounting dito. Yan. So, ang gawin natin, universal, para pwede sa lahat. At isa pang maganda sa universal, once na nasira yung ginagamit nyo, huwag naman na masira yung ginagamit nyo yung laminator and bibili kayo ng bago, yung ating applicator kit is po pwede nyo pa rin magamit kahit ibang model yung mabili nyo sa mga susunod na ano nyo, na purchase ng laminator. Okay, so ganito lang gamitin tong ating drilling guide. Meron siyang parang ano dito, tawag dito, naka-protrude na yan, isa ibabangga lang natin dito. Yan, make sure na nakabangga siya dito sa edge ng sa likod ng ng ating casing, laminator casing. And then make sure din na naka-flush itong gilid niya dito sa yan, dito sa edge niya. So yan ang magiging ano natin, reference o ganyan. So ingat lang kayo sa paggamit ng drill. So, unahin natin is itong side na to, yung malapit sa, ano, so, yan, ingat lang. Pag yung nabutasan na natin ng isa, may kasama palang, ano to, M4 na bolt with nut. So, yun ang gagamitin natin. Bali, 8 M4 ang kasama niyan. M4 bolts and nuts. So yun ang ating bolts and nuts. Sobra ng nuts. So lots of nuts. So ayan, lapag muna natin dyan. So once na nabutasan na natin yung isang part, so siguro ilagay muna natin yung isang part dito para hindi masyado magwala yung ating guide. So ganyan lang uli, tuunan lang natin ito sa side na to para sigurado na naka ano siya dito. Okay, dito. So ulitin lang natin yung procedure dito sa kabilang side. Ulitin lang natin yung procedure dito. So ganun ulit.
pwede na natin ikabit yung support. So, kailangan hindi magkapalit yung ating support. Yung support natin is isang may ganito. So, yung magtataka kayo bakit isa ay may ganito, yung isa ay wala. O, papaliwanag ko yan mamaya. Tayo muna natin electric fan at medyo maingay. So, ganun. Basta itong may knob na red ay siya sa left hand side nyo. And ito naman yung plane ay sa right hand side. So, ganyan. So, kunin na natin yung ating M4 bolt. And ipasok natin dito sa butas, yung ginawa natin butas kanina. Bali, dalawa, kada side, dalawang M4 bolt. And then, ipasok natin yung butas ng support yan. Ay, nung oon, support dalawa dito sa... Ayan, ipasok natin yung bolt dyan. Itagos natin. Pag medyo nahihirapan kayo, pwede nyo nang i-screw yan papunta dyan. Pero mayroon pang nut yan. Lalagyan pa natin ng nut yan. So medyo... Ayan. Gagawin natin is lalagyan natin siya ng nut dito. Pero kung hindi nyo makita, nahihirapan akong yan yung camera kasi masigit lang dito sa pwesto ko eh. Pero ganun lang yan. Yan. Ayan siya guys. So, medyo lumagpas ng konti yung gilid na, no? Pero okay lang yan. Basta wag lang sobra kasi kakapusin na yung mandrel natin eh pag sumobra. So ayun yung dalawang nut, dyan yung sa meron talagang dedicated na slot para dun sa nut. Itapat nyo ng bolt dun na pinasok man sa ilalim. And then pag hinigbitan natin sya, is gumamit lang tayo ng manual screwdriver. Not too tight, not too loose. Ibu, tamtaman lang na higpit. Kasi pag sobrang ano, baka crack yung ating support. So ayan, nakabit na yung isang support natin. Then ulitin lang natin yung procedure dun sa kabilang side. So kunin ulit natin yung dalawang M4 bolt. Nawala yung isa. Pero kung hata, marami naman tayo. Ano yan. So ipasok lang ulit natin dito sa butas. Sa butas na ating binarena. Ito lang medyo tricky kasi dito sa ano na to. And medyo yan. Kailangan nyo talaga ng manghiram ng barena kung wala kayo. Pero isang beses nyo lang naman gagawin yan. Kaya okay lang din. Kaya, kung meron kayong barena sa bahay, much better. So ayan, lagyan na ulit natin ito. Ayan, yung ating support. Pasok lang natin yun dyan. Hubog pa. Screw lang ulit natin. Dagan medyo masigpit. Yan, and then yung kanyang nut. So, napakating bagay po nitong aming applicator kit na ito para sa ating printing business, no? Kasi hindi lang natin siya sa ano magagamit sa sticker. Hindi lang sa cutout sticker natin siya magagamit, pwede din sa cold laminate at sa smooth film. Yung smooth film ang kagandahan kasi ang rollo ng smooth film mas mura compared sa naka sa sheet sa pre-cut na ano. So yun ang kagandahan din. At saka maiwas yung lukot dito.
ng smooth film. Kasi pag shit yung ano nyo, yung smooth film nyo, di ba kalimutan nare-reject kasi nalulukot dito. Basta maganda alignment natin, hindi malulukot. So maganda dyan, print kayo ng print and then laminate kayo ng laminate. So ayun, nakakabit na yung ating dalawang support. So yun nga, medyo lumagpas tayo ng konti dito pero tingin ko naman ay kasya pa ang ating master rail. Tapos na. So yun. Gawin natin ng paraan. So yung mandrel na gagawin natin dito, isahabaan natin ng konti. Kasi ito alam ko ay 14.25 lang ang putol namin ito. So siguro gawin natin tama. So gawin natin 14.5. So anyway, ayan na yung support na kabit na. So wala na tayong ibang gagawin kundi i-assemble ulit yung laminator. So ayan, kunin ulit natin yung kanyang yung panel. So, ayan. Dito nila hawakan sa knob para maitapat nyo yung butas ng panel dito sa butas ng casing. Then, huwag nyo muna higpitan ng todo. Dito naman sa kabila. Nut. So ayan, nakakabit na yung ating support. Next, ang ipapakita ko naman sa inyo ay yung pagkakabit ng kanyang mga rollo. So meron tayong example dito na haba tape sample. So yung gagamitin natin hub is yung 3 inches na hub. So sakto yan dyan. Nandito sa kabila. Kung medyo mahigpit, bilagyan nyo lang ng konting force. And then yung ating 1 inch na hub, narito rin yung kanyang stopper o yung collar. So ipapasok lang natin to dyan. So ito lagi, hindi ito mawawala sa installation. Lagi itong nagagamit kasi nandun yung kanyang lock ng mandrel. So pasok lang natin. Make sure na naka-undo yung screw dito para maipasok natin siya. And then next is yung kabilang collar o yung 1 inch hub. So medyo mahigpit, pwersahin nyo lang. Ayan. So ayan, makakabit na sila. So huwag nyo muna higpitan kasi isa-center pa natin yung dito. So ayan. Kung may align nyo na siya dito, halimbawa, like for example ganyan, align nyo. So ito, isahabaan natin yan. Yung marireceive nyo is hindi ganyan na may gap. So ang gagawin natin, yung marireceive nyo is almost end to end ng support. So ayan, kung sa tingin natin is center na yung ating rollo, so pwede na natin higpitan yung ating stopper or yung lock ng ating hub. So, huwag din masyadong mahigpit.
tama lang, yung hindi siya mag, hindi siya gagalaw. So ayan ang unit niya. And itong part na to is hindi natin kailangan to sa ABA tape. So hindi natin gagamitin to sa ABA tape. Ito ay yung kanyang tensioner. Ano, para magkaroon ng tension dito sa mandrel. Kasi ito kasi ay tape. Para talaga siyang tape. So meron siyang nakadikit na siya dun sa ano. Hindi kagaya ng smooth film na hindi siya nakadikit dun sa brolyo. Kumaga parang pag umikot siya na umikot, mag lalaylay yung mga ano. Ito ay ito yung tensioner. So ganyan lang ang pag ano, sa future video yung paano siya gamitin, yun naman ang ating i-shoot sa next video. So ayun, kung yan yung ating ABA tape, kailangan pala is balistad yung ano natin, balistad yung kabit. Ganyan siya. Tapos ipapasok natin yan dyan sa rolyo. And then yun. Napakalaking bagay nito sa mga malakas sa cutout there, guys. Kasi hindi na kayo magmamanual na ano, na paglalagay, pag-apply ng transfer tape. So, ang gagawin nyo is cutting ng cutting sa platter, weeding ng weeding, and then kapag naipon na yun na weed nyo, tsaka nyo sa lagyan ng transfer tape dito. Diret-diretso na. So next namang i-demo ko sa inyo is yung pagkakabit naman ng smooth film. So ayan. Ito yung ating smooth film. Parang ito yata is 250 pesos lang yata yan. 12 inches by 100 meters. So gano'ng kamura po niya. Kung yan ang gagamitin nyo sa inyong mga calling card, sa mga customized na box, yung mga personalized na box, pwede nyo rin pong gamitin yan kasi ginagamit ko rin yan doon sa mga box ng product namin. So dito sa smooth film, so hindi na natin kailangan pa ng ibang mga hub. Ang kailangan lang natin is itong collar, yan na rin yung hub natin. Itong part na to is eksakto dyan sa butas ng paper core ng smooth film. So ayan. So next naman is yung kanyang neck, kabilang end. Yan. Yan. So ganun ulit ang gagawin natin. Bago natin higpitan yung kanyang mga tornillo is isa-center muna natin. Ayan. Kailangan matansya natin. And then kung halimbawa sa tingin natin is center na siya, then tsaka natin siya higpitan. And dito natin gagamitin yung tensioner. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo. Masyado siyang loose. So ang kailangan natin dito may konting tension. Kasi napakanipis niyan eh. Kailangan natin may konting tension dyan. Para medyo mabalat siya, gumanda yung pattern niya rito bago siya pumasok sa rolyo. So doon maiiwasan natin yung paglukot. Kaya yung gagawin natin is i-install natin. Kung smooth film ang gagamitin natin, kailangan natin i-install yung kanyang tensioner. So yan, may butas yan dito sa support sa bandang likod. So yung itong part na to ipapasok natin doon. Ayan. And then meron siyang slot dito. May T-nut dito sa, and i-screw lang natin yung kanyang knob. Ayan, so medyo tumatama lang siya dun sa hub. Ayan, so wag lang, hindi naman kailangan natin masyadong mahigpit. So yung medium na tension, ayan, mararamdaman nyo naman yun eh. Ayan. Ayan. So yun ang purpose ng ating tensioner. So ayan lang for this video, no, ano. So naipakita ko na sa inyo kung paano siya i-install. So kahit ano pang laminator nyo, basta ganito yung yun, natanda ko na tawag. Basta ganito yung form factor. Yan, swak yan. So sana ay
makatulong sa inyo yung video na to. And sana nag-guide ko kayo ng maayos. And good luck sa ating mga businesses. And abangan nyo naman yung susunod is yung ating kung paano paano siya gamitin. O i-actual na natin yung paggamit. So sa future video na yun, kasi medyo hahaba na itong video na to. Ilang beses ko na nabanggit yung video. So yun, shout out sa inyong lahat. Sa ating lahat ng mga, sa ating mga nasa printing business, good luck sa inyong mga businesses. And yun nga, kung mag-a-avail kayo nito, at nasabi ko sa inyo, napakalaking tulong po sa business nyo. Isang beses nyo lang yung bibilihin, pero lifetime nyo na siya magagamit. So no need to, hindi nyo na kailangan tanggalin to kung mag-a-hot laminate kayo. So okay lang yan dyan. Ang kailangan nyo lang tanggalin kung mag-a-hot laminate kayo, like ID or ano, tanggalin nyo lang yung ating rolyo. Lalo na pag smooth film, madadarang lang. Baka magdikit-dikit. So ganyan lang. So pwede nyo parang ikabit yung kanyang cover, yung cover niya. So yun, nag-drill lang tayo ng butas. At naikabit na natin yung support. So hanggang sa muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa ating ilan na subscriber namin. Nasa 700 plus na yung subscriber namin. So yung mga hindi pa po nakasubscribe, please click subscribe. And together with the notification bell para ma-update mo sa mga susunod na video na ating i-upload. So yun lang po, and hilahan lang po pataas. And happy printing! Bye-bye! I have you now.